tapos ko iiwan namin si Hugo kasi sobrang miss na miss niya na sila Tina Sandra, Warren, and yung nga yung mga in-laws ko. So, yung lola't lola niya daw, dahil daw pagando doon siya, talaga naglalaro sila, talagang play-play time lang. So, talagang finish niya na at sobrang excited siya, nagka-countdown talaga siya last week. Akala natin, di ba? Pong akala namin ko, ano, mami, one day to go before I'll go to lola's house. So, ganyan siya kasi nga, dyan kasi talagang sobrang ano siya, I mean, in-entertain talaga siya, no gadgets. Pero nila niya iPad niya kasi nga iiwan namin siya just in case na matapos siyang maglaro ng dominoes or kung ano man na dala niyang laruan. May time siya mag-iPad or pag na ayaw niya ng malo ng TV. So, yun. Yun lang guys. Kaya, ayun. Pero bibili muna kami ng pasalubong sa kanila pang merienda. And then, atin na namin si Yuko. So, isa ka tanong na tanong, asa na ba tayo? Ganyan. So, yun lang guys. And yung suot ko pala, may kita niya dito ito. May kausap ka, diba? May nakamay na to ng suot ko. Mamaya mag-OTD ako kasi pinapakain ko si Hugo on the way. Diba niya ganyan, may kausap ka? Tapos kanina, pumunta ako sa bahay ni Sis Ivy kasi may hinagda ko, may mga binigay ako para sa anak niya. Nakakaloko, minamadali ako dahil daw baka daw isipin ng lolo niya or lola niya na it's a joke time. Joke time lang daw ng ano. Joke time lang na pupunta kami. Na it's a joke lang na pupunta kami doon. Dahil ang tagal-tagal namin kasi alas dos na nakakaloka. So, ayan. Di pa kami nagla-lunch actually alas dos na. Paano? Nanood si Daddy ng debate-debate. Ng mga... Oo, wala naman. Tapos, ka na tigilan mo. Tapos, nag-ligpit ako doon. Tapos, maaga ako nagising kasi nag-ayos ako ng mga orders for tomorrow. And then, nanonood siya, tapos si Hugo. In-explain ko sa kanya kung sino dapat naging presidente. Or sino yung mga, nilatag ko sa kanya yung mga facts for her to kasi choose daw, her kahit, president. Kasi kahit daw magkaiba kami, dapat daw iisa kami. Pero nirespect din naman yung decision ko. Nirespect din. Wala, hindi naman siya pinag-aawayan, pero tawag dito, mas okay na ano kami, nagkakaintindihan kami. Or align kami. Align kami yung dalawa. Pero hindi naman big deal sa amin yan. Alam niyo yun. Pero, na-explain niya nga sa akin. So, yun una, lang. Tinanong ko muna kung sino yung president niya. Tapos, sinabi ko sa kanya. Tinanong ko sa kanya, ano yung mga basis mo, bakit yan? Tapos ka na, masasabihin naman ako na hindi niya kasi hindi yung gusto niya. Marami siyang mga pinagsasabi na may ganito, may ganyan, may ganyan. Sabi ko, sige, bahala na ako. Sino na lang gusto mo? Yun na lang. Para wala na lang. Kung nagtanong ko, sabi ko, si ano na lang. Kasi si ganito, si ganyan. Ay, hindi, kasi ano yan, may ganyan yan. O si ganito, ay hindi, hanggat hindi ko sinasabi yung gusto niya. Hindi siya titigil, hindi ako titigil. Para sige, ano na lang. Sundin na lang kita, diba? Wait lang guys ha. Tapos, mas sinasabi kasi ako kanina si Daddy. Nakalimutan ko tuloy mamaya na nga lang. Punta kami sa Nenas. Bakal po pag kumain tayo, parang busog na ako. Ayoko nang kumain. Actually, okay. Kain na lang tayo konti. Wait lang. O, parang after a year, ngayon lang yata tayo bumalik. No? Pili ko lunch na lang natin, ano, tinapay. Na sobrang gugutom na ako, parang busog na ako. Asan na ba yun? Lolola Nenas. Check natin. Alam mong Las Piñas ka nakapagita na. Traffic. Grabe guys. Intensong init. Ang laki naman itong face mask na to, Daddy. Nakalimutan ko kasi kumuha ng yung swak lang sa face ko. Medyo malaki pala to. Wait na. Mas fit na siya kanina. Laki-laki sa mukha ako. Kasi kakamadali ko kanina, hindi ako nakuha ng face mask. Guys, nakaupo na kami after ilang minutes ba? 15 to 20. Sobrang antok ako. Yung mata ko parang babagsak. Nagpalit kami ng pwesto ni Daddy kasi mas malinaw pala dito. Nagsasaga ako kanina doon. Antok na antok kami. Ayan, hikap-hikap! Wala pa rin kasi kahit... Susula naman yun doon. Ako nga, hindi na ako nagkakape sa umaga. Ikaw yun. Hindi na ako nagkakape sa umaga. At kasi si Daddy hindi daw magkakape. So, pwede ako magising ng 10 ako lang. Grabe. Baka di ko kayanin. Ang alin. Wala kang kape. Ito na pala guys. So ito na guys. Thank you. Yeah.
Wala akong kumain sa kanila. Oo nga. Kasi napansin namin ang liit na ng serving ng ano nila. Explain mo yun. Ng beef. Yun pala ang sa... Anong, ano ba doon? Hindi beef yun, di ba? Ay, ano yun? Katsu yung katsu pala nila. Katsu pork nila. Ang liit na. Tawag doon shrinkflation yung ginagawang strategy ng mga companies. Kala mga foreign companies, they do shrinkflation. So, instead of them increasing the price, their prices, dahil na tumataas na yung mga bilihin, lilita na lang nila. Oo, kasi dati, grabe. Oo, dati, daddy, isang ganun siya na ang daming slices. Ngayon, nililitan nila ng dalawa, tapos inislice na ng konti. Instead na nga na magtaas, ganun na lang gagawin. Wala, ganun talaga. Wala tayong magagawa, guys. Hi guys, kaka-uwi lang namin. So, yung mga nag-DM, since pre-namis ko sa kanila na, wait, post ako ng laptop ko kasi magpiprint ako ng mga waybills. Yun, since nag-promise kasi ako sa kanila na pag-uwi ko, yung mga request nilang mga size, isi-send ko sa kanila. So, ayun, sinukat ko muna isa-isa. Kasi priority ko talaga yung mga suki ko na nakakatuwa kasi yung mga first-timer na bumibili sa akin, mga pa-check-check lang muna nila sa size nila. Kapag tumpak na tumpak yung size nila, umu-order talaga sila. At sobrang nakakatuwa kasi maganda yung fit. Kasi nga do, kapag usually, yung mga natatanggap kong mga feedback, kaya sila bumibili rin ng pants ko. Kasi daw sa mall, kailangan pang putulan. Dito kasi hindi na talaga. Kasi hindi naman matatangka din yung mga Koreana, mga ganyan, diba? So, okay siya. And maganda talaga yung fit and yung quality. And sinasabi ko talaga, syempre guys, from Belian. So, expect natin na hindi talaga siya perfect. So, manage your expectations nga naman. Sabi nga talaga nila. Pero, as much as possible, ayoko nagtitinda na may mga stains. Pag may mga stains, guys, sinasabi ko, very transparent ako. Sinasabi ko na may stains is either pag maraming binili, finifree ko na lang yung pag napili nila may stains, o kaya binibenta ko na lang siya ng for as low as 120 pesos. Kasi medyo mahal nga talaga yung binili ko talagang bill ngayon. Sobra talaga. As in, nagulat din ako. Pero nag-take ako ng risk, guys, kasi gusto ko rin ma-check kung gano'ng kaganda yung quality. And then, kaya nga pinapapili ko kayo sa mga bibili ngayon, tsaka sa mga bumili before. Pwede nyong i-compare yung quality kung ano yung gusto nyo, guys. Kung yung before, and okay rin naman. Pero ito kasi, kaya medyo konti lang yung laman ng bill. Kasi yung quality ng pants, medyo makapal siya, pero hindi naman siya mainit, may flowy pa rin. Mas maganda talaga. Kapag nakita nyo sa personal yung quality ng mga pants ngayon, is sobrang level talaga siya ng H&M tsaka Uniqlo yung pagkaganda ng quality niya. Kasi ako naman very transparent ako sa inyo, guys. And syempre yung mga iba sinasabi na baka bakit mahal yung benta ganyan, hindi nyo kasi di ako nangaaway, guys. I mean, i-consider din natin syempre yung transpo pag pick up, and then yung mga packaging, and then yung mga service charge sa Shopee, and then yung ginagamit na pang pampabango, pampalaba, pampalinis. So, something ko consider din. Pero compare naman sa mall na for as low as 169 or 189, kung mag 189 man ako, guys, sobrang sulit pa rin yun. Below 200 pa rin yun compare sa mall quality. Same quality rin naman sa minsan sa bail or madalas. Diba? I mean, pinag-uusapan din natin is maging practical din tayo. And halos same lang naman ba tayo gagastos ng lipo. Pero syempre guys, syempre, i-respect natin yung mga tao mahilig talaga sa mall bumili. Okay lang yun, guys. Kung may budget, why not? Pero kasi tayo is practical lang tayo, guys. I mean, di ba, kung may choice naman tayo makasave and then gamitin na yung pera for some business ba or what for savings, at least makaporma tayo ng practical pa rin. So yun lang guys, syempre galing to sa bill, so yun nga, manage your expectation. But sobrang thankful naman ako and very transparent ako sa inyo kasi ayoko nang makabenta lang guys ng for the sake lang ng makabenta tapos goodbye na or hindi kayo uulat kasi hindi naman pala maganda. And ako, as much as possible, quality yung sinabi. Pag sinabi ko talagang may stains, kahit sobrang liit lang yan, binibigyan ko na ng discount, guys. Kasi pwede ko naman gawin na i-wash yun, tapos tanggalin yung stains, ibenta ko ng
ng mas mahal pa. Pero kasi guys, ako kasi wala akong time sa mga ganyan. Di ako marunong magtanggal ng stain. So sinasabi ko, kung gusto nyo ito yung price, bababaan ko na lang and then kayo na lang bahala. So, wala problema, di ba? So, buti na lang, thank ka din. At thankful ako sobra. Kasi talagang ang babait ng mga clients ko. And una pa lang siniset ko na expectations nila kapag natanggap nyo to, may stains na sobrang liit na hindi naman halata. Minsan, normally naman talaga ang stains is nasa baba. Pero, the rest, siguro sa 100%, mga 80 or 90% yung walang stains, 10% lang or 15% lang yung may stains. Pero, hindi masyadong halata. Minsan nasa baba, nasa gilid lang, basta sa either likod or harap lang. But the rest naman is okay. So, ayun. Basta as much as possible, transparent talaga ako kapag bibili ko. At chinecheck ko talaga yan isa-isa. Kung hindi ko man ma-check, may ma-miss out ako, just let me know. Picturean nyo guys kung hindi ko nasabi na may stains or what. Yun. Basta may proof lang talaga, diba? And thank you so much sa mga feedback nyo na hindi ko naman talaga ina-expect at hindi ko talaga dinedemand, but sobrang thankful ako kasi ang babait talaga. And wala pa naman akong client na talagang, as much as possible na hindi ko namimit ang expectations nila kasi as much as possible din from the start pa lang na bago silang more pag napili sila, very transparent ako kasi sa akin kasi is talagang gusto ko sulit talaga yung money nyo. So, ayun lang. And if ever man na may interested the family, friends na gusto mag-start ng business, let me know. And kung may mga friends kayo, office mates, or back to work na kayo, kailangan nyo ng quality pants na pang hagaran, pang everyday. So, alam nyo na yung gagawin. O kaya, rang Kikay by Debbie Santos. I-like nyo na yung page ko, i-share nyo na lang po sa mga friends and family nyo. So, ayan. And may chance pa kayong manalo every month, or may chance kayo every 30th of the month sa mga mag-share, magla-like, magko-comment ng post ko, guys. Meron akong para fall every 30th of the month. So, pwede kayong magkaroon ng free na mga pang OOTD from me and ako bahala sa shipping nyo, guys. Basta, sa Shopee, check out tayo. Basta kaya ng Shopee, go. And, yun, gusto ko lang mag-give back sa support nyo. So, yun lang, guys. Basta, comment lang kayo palagi or like kayo or tawag dito. Or mag-engage lang kayo sa page ko. Tapos, o kaya i-share nyo, i-like nyo lagi. Ayan, may possibility or possible na manalo kayo ng pang OOTD nyo. Syempre, pag may nanalo na for this month, give chance to others naman. Diba, guys? So, tama ba? Give chance to others? Yeah. Yeah, give chance to others. Pagoda na, sobrang antok na yun kasi talaga ako. But, syempre, kung ano yung pinangako ko, sinabi ko sa wall ko, gagawin at gagawin ko yun kahit, alam mo yun, kahit na pag-uwi ko, and medyo, wala naman yung pagod ko pag umuwi ako. So, as much as possible, guys, talaga, yung mga sinasabi ko, ginagawa ko, pag hindi talaga kaya, sasabihin ko rin, but hanggat kaya pa, push tayo, and yun, sobrang thank you po sa mga nagpe-feedback, and very, naman ako, gusto ko rin nagpe-feedback kayo para, siyempre, everyday is a learning process din talaga, guys. So, dyan tayo matututo, dyan tayo mag-improve, diba? So, ayan, maraming salamat. But so far, satisfied naman ang mga nag-order. So, maraming pong salamat. And thank you sa support and tiwala niyo. So, ayun lang, guys. Good night. And thank you so much, guys, for watching. And God bless.